afternoon, everyone. Ngayon po, gagawa po tayo ng kapsa chicken with rice. Ngayon is, sasabihin ko sa inyo kung anong mga ingredients na dapat natin sundin para magluto ng kapsa chicken with rice. Okay? Mayroon po tayong isang buong chicken. At mayroon po tayong apat na pirasong tomato with one glass. Pinagblender ko. Walong pirasong clove na garlic. Isang pirasong onion. At may dalawang piraso po tayong carrots. Grate. Pinag-grate natin. Carrots, 2 piraso. At mayroon po tayong dalawang spoon tomato paste. 2 spoon big spoon tomato paste with 1 spoon oil. Okay? At mayroon po tayong kalahating glass na oil. Okay? At mayroon po tayong KDD tomato paste. At mayroon mga ingredients na dapat natin sundin ito. 12 pieces na cardamom. And then isang spoon big na black pepper whole. At one small teaspoon cumin powder. And then one teaspoon coriander powder and curry powder, one teaspoon curry powder, and then one pieces na stock chicken, yani chicken cubes, and isang maliit na cinnamon stick. Okay? Paghalo-haloan natin. At mayroon po tayong 12 pieces na globe. Okay? Iyan po. Lahat. Paghahalo-haloan natin. At may tatlong piraso natin tayong bay leaves. Okay? Bay leaves. Iyan po lahat ng mga ingredients para gawin natin ang chicken kabsa with rice. Okay? Now, mag-umpisa na po tayo kung paano gumawa ng kapsa chicken with rice. Okay guys? Magluto kung paano gawin ang kapsa chicken with rice. Ilagay na natin ang half glass oil. Pero before kung nyo ilalagay ang oil, kailangan mainit ang kaldero. Okay? Yan, sunod-sunod ko na ito. Pangalawa, ito na ang susunod. Onion. Kailangan mainit ang mantika para maluto agad-agad ang mga ingredients. Kasi ganito talaga kapag gumawa ng kapsa chicken with rice. Katamtaman lang po ang apoy para di masunog-sunog agad. Tapos ilagay na natin ang garlic. Ngayon po, brown na ang tomato ay yung onion with garlic. Ilalagay na natin ang carrots. Dalawang pirasong carrots. Para ihalo na natin lahat. Sabay na natin ito. Tibo yung mga ingredients. With salt, lahat-lahat na po yan. Mix na natin yan. Hanggang kung lago na yung kinti. Ngayon, nahalo ko na. Isusunod na natin ang pinag-blender na tomato. Apat na pirasong tomato na hinaluan ko ng 1 glass water. Ayan po. Tingnan nyo kung paano gawin ang kapsa chicken with rice. Mamaya pa ang rice. Pero mayroon na po akong ibinabad na rice. 1 and a half cup glass na rice. Okay? Ngayon, lalagyan po natin ng
3 spoon tomato paste. Pero kailangan gamitin natin yung KDD tomato paste. 3 spoon po yan. Ayan po, aluhin natin yan hanggang mahalo po yan. Ngayon po, ilalagay na natin ang chicken para maluto. Chicken po, kung paakingan niyo po paano gawin ang chicken. Ilalagay na natin yan. Ilalagay na natin. Pagkatapos, ilalagay natin ng tatlong glass na tubig. 3 glass water. 3 glass water para makulo. Okay guys, pero before na itakpan nyo ang niluto nyo, niluluto nyo kapcha chicken, tikman nyo po kung tama na ba ang lasa niya or tama na ba ang salt. Okay guys, ngayon tingnan natin kung magkano ay ilan po ang ano, kasi kailangan natin yung panlasa talaga. Dinagdagan po ng kalahating spoon na salt para maano po talaga ang lasa. Tingnan niyo po, before na takpan ang kaldero, kailangan tikman niyo muna kung tama na ba ang panlasa ng salt or ano, kasi di natin alam ang bawat isa sa atin kung gaano ang gustong kaano ng lasa. Okay guys, yan, tapos na. Ngayon tatakpan na natin at maghintay na lang po tayo ng mga 30 minutes. 35 or 30 minutes para maboil at maluto po ang manok na to. Okay? Thank you. Ano, kasi di natin alam ang bawat isa sa atin kung gaano ang gustong kaano ng lasa. Okay guys, yan, tapos na. Ngayon tatakpan na natin at maghintay na lang po tayo ng mga 30 minutes. 35 or 30 minutes para maboil at maluto po ang manok na to. Okay? Thank you. Guys, tapos na po siya ng lutuin. Po mga 55 minutes lang. 55 minutes. Kumbaga, kung gusto nyong talagang lutong-luto ang manok, kailangan mga 1 hour ganun. Pero ito, 55 minutes, okay na siya. Ngayon, o ngayon, yung tapos, i-drain ko na po to kasi kailangan i-drain niya kasi may mga ano po yan, mga kumbaga may mga ingredients po dyan. Dapat i-drain po yan. Ayan po siya, o. Oh. Inilipat ko po sa isang kaldero kasi drain ko po siya eh, kasi marami pong mga ingredients sa loob ng ano, sa nakahalo ang tubig. Ngayon, pinag-drain ko po siya. Ito na po. Ngayon, ilalagay ko na ang rice. 1.5 cup rice. Yan po. Pag kumulo po na siya, ilalagay po na po ang rice. Tapos, tikman na lang natin kung tama ba ang pagkalasa. Okay, guys? Ayan po siya. Kumukulo na ang tubig. Ngayon, ilalagay ko na po ang 1.5 cup rice. Kung medyo marami po ang tubig, bawasan na lang po. Kasi medyo marami-rami po yan eh. Marami ang tubig eh. Kasi ako, pag nagluluto po ako ng kanin, ayoko ng lata. Gusto ko talaga yung talagang yung ano, yung bumbo siya, ayoko ng lata. Kung medyo po marami ang tubig, bawasan na lang natin. Para di siya maglata. Ayan po siya. Ayan po siya. Ayan po siya, guys. Tingnan niyo po. Guys, habang kumukulo ang rice,
Ito po, i-apply natin po ang ano, yung tomato paste dito sa pinakulan nating manok, dinuto nating manok. I-apply natin 'to hanggang ma-apply lahat ang buong katawan ng manok. Yan po oh. Maya-maya, pipirituhin na natin 'to. Pwede naman niya ilagay sa oven. Mas maganda pa talaga ang oven eh. Pero para sa akin, mas maganda talaga ang oven eh. Kasi nandiyan po ang ano yung ano ng tomato paste. Kung gusto niyo iprito, pwede naman. Kung gusto niyo ilagay sa oven, okay naman pag sa oven, pero mas maganda talaga pag nasa oven. Kasi ano po, yung bang di kumbaga nandiyan po ang ano yung tomato paste. Ayan po oh, tanggalin natin ng ano, habang tinatanggal natin yung mga ganong na mga ingredients na nilagay ko sa manok, kailangan habang nagpapakulo ako ng ito, yung rice, pinapatuyo ko yung tubig, nag-apply po ako sa tomato paste sa buong ul ng manok. Yan po. Muna to sa oven. At kung gusto niyo sa oven, pwede. At kung gusto din naman niyo na prituhin, pwede. Pero mas maganda talaga nasa oven. Yan po. Ayan po, tapos na, kailangan takpan na natin at pahinain natin ang apoy para maano na talaga yung kanin yung malupo na siya. Okay guys, galing po siya sa oven. Ngayon, binaliktad ko po, lalagyan po ulit ng tomato paste para ilagay ko ulit sa oven. Nilagay ko po sa oven, ayan. Ngayon, ilalagay ko na rin ang kanin with chicken. Okay guys? Ayan po guys, ilalagay ko na sa plato ang rice cup sa with chicken. Ang kanin po, kailangan dahan-dahan lang po ilagay kasi ano po yan eh, baka makarap, kumbaga masira. Dahan-dahan lang po yan. Kasi ang kanin, napakaganda po yan. Tsaka ano po yan, yung mahaba talaga pagka buo. Hindi siya yung lata. Hindi po siya ang yung lata ang nanglata. Napakaganda po ang pagka luto ng rice. Okay na siya. Ngayon, ilalagay ko na rin yung manok. Ngayon po, mayroon pa akong prinitong onion, pinag-fried kong onion. Pwede nyong i-design kung anong i-design nyo. Ayan, tingnan nyo. Pagkaganda po yan, oh. Designan na lang nyo kung paano i-design nyo. Pwede na ihanda sa ating pamilya, sa ating mga anak. Ayan po. Tingnan nyo maigi.